Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Balitang Masa, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Masa. Ayan, oh. At meron tayong panonooring video ngayon at bibigyan ng reaksyon. Mukhang pumalag na si General Bantag kay Sekre Mulya. Hahay, nako, matindi-tinding labanan na ito. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ang reaksyon, mga katunay. Balitang Masa, pasok! Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang humihikayat sa lahat ng phone subscribers na iparehistro na ang kanilang number ngayon, umpisa na ng SIM Card Registration Act. Base sa Facebook post ng punong ehekutibo, nagpapaalala ito na merong hanggang 6 na buwan para makatugon sa itinatakda ng batas na merehistro ang SIM card ng bawat isa, kaya ang panawagan ng Pangulo, e-register ng bawat subscriber ang kanilang SIM sa official links ng telecommunication company. Dagdag pa ng Pangulo, kung may reklamo o anumang katanungan ay maaaring tumawag sa 1326 hotline. Samantala ito, napakainit na balita, ayon kay Jojo de Guzman Connect TV, kinasuhan na daw si General Bantag si SOJ Boyang Remula, apat na po ang ikinaso sa kanya. Una rito ay ang graft and corrupt practices, tapos libel grave misconduct kasi ginamit daw ni Boyang ang kanyang katungkulan upang impluensyahan itong prosekusyon laban kay General Bantag. Ito po, good news. Ayan ha, nagiging mainit na ang banggaan ni DOJ Remulla at ni General Bantag. Kumbaga, pumalag na si General Bantag at kinasuhan na rin si Remulla. Haba. Eh kasi ayaw din nila kasing tigilan si General Bantag, kaya eto eh pumalag na si General Bantag. Syempre, kumbaga hindi na siya mananahimik. Kumbaga kasi pag nananahimik siya, masyado siyang nababaon. So kailangan niya ng lumaban. Ayan ang nangyayari ngayon, no? Pero bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits at shout out kay General Macanas sa mapapanood nating video. Yung panonoodin natin siya. Sa mga katropa sa Team Bantag, sa wakas nag-counter attack o romance back na rin ang ating DG Bantag. Through his lawyers, nag-file ng mga sangkaterbang kaso laban kay Boying Remulla. Okay, so mahirap kasi kung yung bida palagi na lang binubugbog ng kontrabida. So ito na, napapanahon, lumaban na yung bida, kaya ito, legal na counter-attack ito. Noong December 27, ang Team Bantag sa pangunguna ni Attorney Balisong and battery of lawyers, nag-file ng mga kaso sa ombudsman laban kay Boying Remulla. So, tinanggap naman ng ombudsman yung complaint. Adi, ho, gugulong na rin ito, iimbestigahan na nila si Boying. I-resolve ito. Ano-ano yung mga na-file na kaso? Okay, una yung violation of RA 33019. Ito po yung Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawa po is libel, mga panirang puri. Another one is grave misconduct. Isa pa is conduct prejudicial to the service. And then last, yung conduct unbecoming of a public official. Okay? So total ito, ang sinasabi sa Team Bantag is ano, ginagamit ni Boying Remulla yung kanyang opisina para impluensyahan ang mga opisina na under niya para ayun, sirain si DG Bantag at Superintendent Zulueta. Ayan, ang isa pang naging problema kay Remulla, no? Sinasabi din kasi ng mga taong nakakausap ko yung about dyan na kumbaga ginamit talaga ni Remulla ang kanyang posisyon para maibaon si General Bantag. Yun yung karamihan
na sinasabi. Kasi kung siya ay nag-resign, kumbaga nag-resign, eh mas maganda pa raw tignan. Pero talagang hindi siya nag-resign. Talagang pinanindigan niya na dyan siya sa DOJ. Ginamit niya daw yung kanyang kapangyarihan para maibaon si General Bantag. Ito ay nadinig natin sa mga nakakausap natin ng mga netizen, no? Kumbaga, sinasabi lang natin dito. Kumbaga kasi parang hindi daw kasi naging patas ang labanan. At saka yung sinumitin niyang mga ebidensya na nagtuturo daw kay General Bantag, eh pinapatunayan din ng mga abogado na hindi ganun kalakas yung mga ebidensya na nagtuturo kay General Bantag na siya yung may kagagawan sa nangyari kay Kapersi. Kaya ang mga tao ay umalma. Okay, to be more specific, ito po yung isinite na mga detalye sa complaint. Yung anak ni Remulla, nahulian ng high-grade marijuana. So, dapat sana out of delicadeza, sabi ng Team Bantag, eh, nag-resign na siya. Kasi dun pa lang. Wala na siyang credibility. Kasi how can you be Secretary of Justice kung anak mo nahulian ng high-grade na marijuana? So, di ba nakakaya? So, yun na yun. Violation na yon ng Graft and Corrupt Practices Act, yun ang sinasabi ng Team Bantag. Pangalawa, yung press briefing, joint press briefing ni Remulla at ni Dr. Fortune tungkol sa pagkamatay ni Villamor na mayroong tinatawag na omission. Okay, so mahirap ipaliwanag yung omission. Basta, nung una, ang NBI nagpahayag yung kanilang pag-examine sa bangkay, namatay siya through natural death. Okay? Yung pag-autopsy. Then later on, pumasok itong independent na medical legal expert, si Dr. Fortune. Sinasabi naman niya, asphyxia or suffocation. But later on, nung palaging inaano ng media ito, parang nag-iiba yung tono ni Dr. Fortune, kaya parang lumalabas na itong kay Dr. Fortune idinagdag lang na ebidensya laban kay TG Bantag. Kaya ito po, hindi ko lang explain in detail, ito na yung omission. Okay. November 3 na press briefing na naman, yung nandun si Secretary Abalos, nandun ang NBI, PNP, nung isampa na nila ang complaint sa Office of the Prosecutor, nagkaroon sila ng matagal na press briefing. So dito nanawagan na tong si Remulla at Abalos na sumuko na si Bantag at Sulueta. Eh bakit sumuko? Na wala pa namang subpoena, wala pa namang warrant o pares, di ba? Yes. Para silang hindi abogado. Puros abogado itong Remulla Abalos. Grabe yung mga pronouncement nila na sumuko na. So, ito, isang ground na nireklamo sila sa ombudsman. Hindi talaga pwede yun. Kapag walang subpoena, hindi ka pwedeng magpasuko ng tao. Violation. Okay. Ano pa? November 9, na media interview ni Remulla, yung sinasabi niya na yung kay Lapid, November 9, na galit na galit si Bantag, umalis siya sa graduation ng mga inmates dahil, yun na nga, nagsimula ng planuhin ng masama ni Bantag itong si Percy Lapid. So, ito, sinasite ng Team Bantag na maraming kasinungalingan yung statement na yun ni Remulla, na kung tutuusin, kung ang basihan lang na pagdudahan si Bantag dahil sa batikos ni Percy Lapid, eh di mas malala yung batikos ni Percy Lapid kay Boying Remulla. Diba? Napakinggan naman natin lahat. Below the belt yung tirada ni Percy Lapid kay Boying eh. Ayan pa yung isa. Kumbaga, binira din ni Ka Percy si
DOJ Remulla, si Boying, no? Kumbaga hindi lang si General Bantag ang dapat na mapag-isipan dito. Oo, di ba? Kumbaga hindi sinasabi ng mga tao eh. Hindi lang dapat si General Bantag, dapat si DOJ Remulla din. Yun yung talaga sinasabi nila. Bakit si DJ Bantag ang talagang idinidiin dito? No? Kasi marami naman talagang binira si Kapersi, no? Talagang naituro lang kay General Bantag yung pangyayari. Pero si General Bantag gusto na rin mag-resign ng mga panahon na yon na wala pang nangyayari na tungkol kay Kapersi, pero hindi siya pinayagan ni Remulla na mag-resign, no? At saka paano gagawin din ni General Bantag yung mga bagay na yun? Eh syempre unang-una wala na sa katungkulan si President Duterte noon, si former President Duterte. Kumbaga bakit paggagawa si General Bantag ng ganun? No, na alam niyang tagilid na. 'Di ba? Eh naiisipin mo eh, kumbaga yung sinasandalan mo, wala na sa posisyon, wala nang ano, na tapos na ang termino. Bakit dun pag naisipan ni General Bantag gawin yung bagay na yon kay Kapersi? Kung talagang siya yung gagawa. 'Di ba dapat dati pa niya ginawa yung mga bagay na yon? 'Di ba? At saka isa pa, syempre hindi naman siguro iuutos ni General Bantag dun sa mga preso yung ano, ipayari si Kapersi. Syempre alam naman na galit sa kanya yung mga yon, yung iba dun, lahat o kaya lahat yun o sino man dun. Maaaring magkaroon ng problema yung gagawin niya. E di syempre alam naman ni General Bantag siguro yung gagawin niya. E di sa labas niya na lang iuutos. Makikipag-usap na lang siya sa isang tao, hahanap na lang siya ng isang tao na talagang magaling sa mga bagay na yun. Doon niya na lang ipagagawa. Kasi kapag inutos niya pa doon sa mga preso na alam niyang galit sa kanya, dahil sa, alam natin si General Bantag, no? Sinasabi nga ng lahat na talagang si General Bantag, eh, stricto. Siyempre kapag stricto ka, maraming maiinis sa'yo, maraming naiinis. Di ba? Kumbaga bakit mo doon iuutos pa? Sigurado yun. Kahit may kasundo ka isang kahit may kasundo ka doon na isang preso, may kukuwento o mapapasukat at mapapaamin yun kung ano yung pinagawa ni General Bantag sa kanya. So doon na pwedeng maipit. Hindi pa pwedeng iutos si General Bantag yun. Syempre, hindi naman tanga si General Bantag para gawin yung bagay na yun. Ayun yung talagang nagiging komento ng mga nakakausap ko about sa pangyayaring to. Pinagsasama-sama ko lang lahat. Itong kay DJ Bantag, ang birada niya more on ano lang, yung mga sakyanan, more on bahay, mansion, ganun lang. Tungkol lang sa mga ari-arian, but when it comes to yung character, integrity, wala. Itong kay Boying, yung pagkataon ni Boying, ang binabanatan ni Percy Lapid. Mm. O di ba mas matindi yun? So, personal yun. Mas lalo siyang pagdudahan itong si Boying na may kinalaman kay Percy Lapid dahil sa grabe ang batikos. Yun ang punto ng Team Bantag. Ano pa? November 19, another press briefing tungkol sa Yamashita Gold or Yamashita Treasure. Mm. So ang contention ng Team Bantag is, bakit kung masama yung ginagawa ni DJ Bantag, bakit hindi nag-issue ng memorandum itong si Remulla na kasi sinasabi niya, pinatigil niya eh sa media interview. Kailan? Boka-boka lang. Ang tanong, eh kung masama yung pagbubukay ng tunnel na yun na kunuhay Yamashita Gold, bakit walang memo? Dapat, isuhan mo ng formal memo at ipatigil, di ba? So, walang memo noon. At bakit later on na lang nahalungkat after so many months? Di ba? Nakakaduda. Noon pa sana, pinatigil niya na kung talagang matino itong si Boying. So, yun po. Suma total, ang nakataya dito, yung credibility at saka integrity ni Secretary Remulla. Kaya, yung mga isinampang kaso, ano na yun? Sinasabi na maraming nilabag ni Remulla na mga alituntunin o mga patakaran, Graft and Corrupt Practices Act, ulitin ko, libel, mapanirang puri,
grave misconduct. Yung lalo na yung conduct and becoming of a public official, yung he's using his office para impluensyahan yung mga nasasakupan niya, NBI. So, yung balita noon, inalabas ni Attorney Panelo na ang mga NBI napilitan lang daw na isama si DG Bantag sa reklamo. Ba? Mm-hmm. Kung NBI lang ang masusunod, ayaw nilang isama sa reklamo si Bantag dahil walang direct link. Mm. Kailan? Dahil may utos sa kanila, edi sinama na lang. Yun. Ayun. NBI na nagsasalita. Yun ang sabi ni Attorney Panelo. And then dito na ngayon, ang hinihintay natin yung ano, yung resolution ng piskalya, yung motion for inhibition. So, ang duda ng taong bayan na ma-influensyahan na naman ng piskalya kasi nagpahayag na si Boying na hindi pwede yung motion for inhibition na yun. Nagpahayag na yung spokesman ng DOJ na hindi pwede, na mayroong jurisdiction ang DOJ sa kaso. Mga ganun. So, premature na. Nagsalita na sila. Dapat maingay, tahimik lang sana para hindi naman ma-pressure yung 5-man panel na fiscal prosecutors para magawa nila yung trabaho. Okay? So, umiinit po ang labanan. Maiinit talaga. So, mabuti ito. At nag-counter legal battle na si DG Bantag at very exciting ang mga susunod na pangyayari. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Masa at syempre natunghayan natin at napanood. Ayan si General Macanas, suportahan din natin ang channel ni General Macanas, no? Talagang tumitindi na talaga ang girian ng dalawang kampo ni General Bantag at ni DOJ Remulla. Nagsasampahan na sila ng kaso, no? At nagkakabistuhan na. So, tuloy pa rin nating subaybayan to sa mga darating na araw. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.